hindi na nakakatuwa. Nakakainis kasi kanina bumiyahe ako. Tapos, excuse me! Pagbiyahe ko kanina, pagbaba ko dun sa bus, muna ako nasakyan. Yung nga mismo yung sinakyan ko para MRT na kagad. Pero wish siya. And obviously, churking siya naman tayo mga mamayan kasi hindi na nga ganong kaayos yung public transportation ng Pilipinas eh na-permisyo pa tayo ngayong araw, especially Friday. Alam naman natin, everyday traffic. Kaya, ayun, napaka-hassle talaga, lalo na sa mga regular, mga average Joe dito sa Pilipinas. Pahirap, pasakit sa mga empleyado, sa mga Pilipino na parang random na random ko yung kahirapan kasi kailangan ba mararanasan namin to palagi, palagi, as in palagi na lang. Bago ka pumasok ng work mo, stress na stress ka na. So hopefully naman, magawa ng paraan na huwag naman laging ganito. Kasi sana maramdaman namin yung may nagagawa talaga yung gobyerno for us. Ang daming naperwisyo. Ano po, hindi na po siya nakakatuwa, imbis na maaga ako nakapasok. Late ako. 4 na oras yung biyahe ko, beshi. So ayun. So ayusin niyo po yung mga desisyon niyo sa buhay kasi hindi po kayo nakakatulong. Nakaperwisyo po kayo. Wala eh, Friday na Friday, tsaka pa nagkaganon. So, mag-aanap na lang ng ibang way. Pero, okay lang. Carry lang. Sanay na tayo dyan. Hassle. Kasi, I mean, ang haba na nga ng pila kanina, tapos biglang nung nasa pila na kami, bigla pang sasabihin na hindi na po gumagana yung MRT. So, parang, ando ka na sa pila, tapos magsasayang ka pa ng oras. Kaya, ayun, na-late ako. Tapos, pag nag-bus ka pa or nag-grab ka, mapapamahal ka na, tapos ang traffic pa. Kasi, syempre lahat ng tao nagbabas na tas nag or nag-grab kaya talagang ipit ka talaga sa traffic. Naiinis na talaga ako. Sobra. Sorry. Hindi na lang kami. Pakialis naman yung buhay niyo, guys. Hindi na nakakatuwa talaga. Tumatawa lang ako pero nanggagalaitin na lang ako sa inyo lahat.